Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. Anyan nga nagkaragsak mo na yung kapagsak titigan tayo. Amin. Nga may may isang na mga padayo ginawa ko Diyos ni Ben. Nawa yung mga ipagtakdal na yung mga kapagsak. Hallelujah. Agyaman kami ang po Diyos. Hindi na kima na yung ngagong daway. Ako naging pagkauna yung ako itibiyag ni. Agyaman kami ang po idayat mo nga kung may pagparangarang para kami. Ako Diyos, nagpas mo ngayon pa. Amin na nili amin nakasakulan ni ako. So at ito yung nakalimendar kami akang kanayon din ka. Agyaman kami man din ako dating aldaw. Hintad mo ako Diyos kung mabalinan mo yung agyaman. Magpadayaw kin ka ako Diyos. Kuhin ako. Agyaman na pinipati. Kinasiri mo din ako. Hintad mo kanyang tatlo mabalinan kay ministro. Karigitingan ako patinglan na ako. Kuhin ako Diyos itatalag kami din ka. Nakalimendar kami kasi ka lang ako ng pangamami. Agyaman kami ako Diyos. Parang parang mo kong itijoblo. Katagyaman kami ako ng Espiritu Santo kung ginagdawin iti kusumin ako ay iso ako hindi mangilagdaran ka na kami. Katagyaman kami ako at agyaman ako na ito pa nangaraman po man ang ganyang tata kasi di pa nakabalihin na nagabukin ka ako Diyos. Awan ka niya kung di nagkamin kita. Katagyaman ang ako dibindisyon kung may pulpulos para gini amin na kapapsat ng mga takunod para gini mo sa mong ito po ang ako hindi amin na dayang kinatanto ng Jesus name. Amen. Amen. Praise God. Mabalik kayo ang tagaw. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. So, we are talking about the grace of God will teach us how to live soberly. The grace of God will teach us how to live righteously. And ultimately, the grace of God will teach us how to live godly in this present world. So, let's begin in the book of Titus chapter 2. Verse 11 to 13. Titus 2, chapter 11 to 13 says, "For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men, teaching us that denying ungodliness and worldly lusts, we should live soberly, righteously, and godly in this present world, looking for the blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior, Jesus Christ." So in verse 11, talking about, "For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men." Iti paraburi Diyos amang tad iti panakaisalatan kaday paranaran kadagiti amin at tao. Saan lang ka kadagiti gandungan at tao iti nakay paranaran iti paraburi Diyos nudigat na iparangaran dahil ko'y naparabo ng Diyos kanagiti amin na tatakaw. Saan lang na kanagiti mapan makigingi mo, ulo kanagiti na born again, ulo kanagiti na isalatan, iti na kaiparangaran, iti parabo ng Diyos, nudigat na iparangaran kanagiti amin na tatakaw. Ngam nagiti na kabungkod, nagiti na mati, nagiti na ngawa, iti parabo ng Diyos, iti makunangan na kabungkod, dahil ko'y naparabo ng Diyos. So the grace of God, kanal pasal ng iparangarang kanagiti aming natapa. The grace of God has been made available to the whole world. Not just people who come to church, not just people who say, but He said, this grace of God has been made available to the whole world. Na ipahayin, kakapsal. Igaayat iti Diyos ngayon suni Jesus Christ kat na ipahayin kanagiti aming natapa. So the difference between those of you who are born again and those of you who are not born again is you decided to receive the grace of God. You decided to receive it. Dayjay kakabsak, itibintahe tayo nga namati, nakadesisyon tayo, natibuluntaryo nga natin mga desisyon nga awato tayo iti parabor iti Diyos. Isu nga nagunpod tayo na ito'y nga parabor iti Diyos. You decided to receive the grace of God. You decided to receive it. You made Jesus the Lord of your life. You receive His grace. So this grace of God, it's available to everybody, but not everybody receive it. It's available to everybody, ngayon saan namin kat inmawag iti parabol iti Diyos. Apay, gaputa sa anda, anda mami. So ano ang tao, asaan ang nakagunod, dahil ito'y na parabol iti Diyos. Ngamin, saan da nga inawag? Saan da nga namati, isot ka po na nga saan nga na iparangaram, iti parabor, iti Diyos, iti Diyata. Ngam sina, because you receive Jesus Christ as your Lord and Savior, and when you receive
Jesus Christ as your Lord and Savior, you receive His grace. You receive this unlimited operation of God's love to work for you. But not everybody received it. It's available to everybody, but not everybody received it. Dito nga para mo ni Diyos kat na iparangarawan ka na kiti amin at taong saan na amin kat nagunod na na ito'y nga parabor iti Diyos. So it's available to everybody. This grace of God has been made available to the whole world. Ngayon, dagitila ang inmawa iti nakagungkod na ito'y nga parabor iti Diyos. Saan nga amin nga magtao at nagungkod na ngunod ikat dagitila ang namati. Dagitila ang igmawa. Datayo nga namati, amen. Datayo nga igmawa. Iti nakagunod, amen? Yes. So, di parabol iti Diyos may parangarangan ka dagiti amin na tao ngang datayo naman. Kadagiti amin na absap na igmawa, iti parabol iti Diyos. Dagiti namati, iso datang iti mapunangan na kagunod. Dahito'y nga parabol iti Diyos. So, tata, kadatayo ang namati. Kadatayo nga igmawa. Ang nakagunod iti parabol iti Diyos. Simulan nyo, na ito'y nga parabol iti Diyos. Kat isursuro na tayo taktan na agbyag ang nasalatan. Iti nga parabol iti Diyos, kat isursuro na tayo kapagpanawan tayo iti kinadakas. Yes, Iisi tayo, iti biyag tayo, iti kinadakas. Isi na tayo, iti biyag tayo, iti tarikagay at nailubungan. So, hindi parabo ni Diyos na dadaga tayo takpan at isusuro na tayo. Dahil tinipirensya kapapsap, iti mo ko lang ang nakagunod, iti parabo ni Diyos, kinsaan mo ng gunod, iti parabo ni Diyos. Amin tayo nga namati at dan ka na tayo, iti parabo ni Diyos. Dahil ito'y na parabo ni Diyos at isu ni Jesus Christ. Isu na ito'y ayat iti Diyos. So, ni Kristo nagtaanan iti puso na isu iti Espiritu iti Diyos. So ni Jesus Christ, kuna na di John chapter 1, verse 1 and verse 14, ni Jesus Christ, isu iti sao iti Diyos. Kat daytoy na sao iti Diyos, kuna na di John chapter 6, verse 63, na dito na sao iti Diyos, kat Espiritu. So ni Jesus Christ, kat isu iti parabo iti Diyos, isu iti ayat iti Diyos, isu iti Espiritu na nagtaanan iti puso tayo. Kat gapo na nagtaanan iti puso tayo, manipod iti nawat tayo ni Apo Jesus, na mangitaldalan ka na tayo, isumutan na ito yung itigapunan kaya tayo marami na nagiging amin na pagayatan ni Apo Diyos itindihan kayo. So na ito yung parabol ni Diyos kakabsa. Kaya isusuro mo tayo na agyan na nasanpan. Apag panawang tayo itikinadakas, isina tayo itibiyag tayo, iti na ito yung karigagay na itigalubong. Amoy yung kakabsa, hindi saan mo tayo na inawat iti parabol ni Diyos. Hindi saan mo kayo inawag ni Jesus Christ. Dati gamit parabor. At muna nga nga mga kapatan nyo, iti parabor gamit sagot. Regalo. Dati kakapsat, kaya't nga sa uban iti parabor. Regalo iti Diyos. In regalo na ni Jesus Christ. Kada tayo. Yes. Namatay iti cross nga ti dara na isu iti magpaksyat iti amin na aramin iti datas. Kinadaak ng si Lydia. Gapo iti dara ni Kristo na nagayon si Jacros. Kaya isulitan in sagot iti Diyos kada tayo, ginalpasin na naramidan ni Apo Jesus si Jacros. Kaya kada tayo nga namati, inagtaunan kada tayo iti parabo ni Diyos. So dahil ito nagrasa iti Diyos, isulit mo yan iti mga isusuro kada tayo iti aramidan tayo. Naisina tayo, iti bagi tayo, iti dahito ay nalubong. Asaan tayo nga umanarong iti paligagay dahito ay nalubong. As kuna nga iti libro ti Romans chapter 12 verse 1 and 2. Na kuna nga isina iti baging. Tanda ba? Romans? Makikita ba? Romans chapter 12 verse 2 muna na nga saan tayo umanamong iti lubong. Nudikat at balbaryo ngayon. Babatan iti parang pabaro, iti parang mo. Muna na present your body a living sacrifice. Holy and acceptable unto God. Which is your reasonable service. And be not conformed to this world. Saan ka umanamong iti lubong? At dahil iti parabo iti Diyos na mga isusuro king ka na saan ka mga namang ditilubong by the renewing of your mind. Yes. So pabaruang iti panunot mo nakaalayan iti sawo iti Diyos. Iti parang pabaru iti panunot kaya iso dyan parang sukimang iti sawo iti Diyos. Dyan parang istahin, dyan parang dandinan kayo nagkaramin ang iso iti way na mapapabaru iti panunot tayo mga nakaalayan iti mapunang na sawo iti Diyos. Ngayon so iti parabol iti Diyos. Dahil ito'y nasawo iti Diyos na tinaimbag na damag iti Evangelio ni Kristo kaya iso iti parabol
kin mawat iti parabol ni Apo Dios, masapol nga awatan mo umuna iti nga parabol iti Dios. Ngayon saan mo nga mabalit iti agbyag nga nalintag, no saan mo pa inawat iti parabol iti Dios, so ka nagiti papapanak nga lugar, umununa iti ayon sigurado pa inawat na ni Kristo Jesus iti biyag na. Saan ka nga makapagtuloy iti pangmati, no saan mo pa inawat ka umuna ni Kristo iti biyag mo Jesus iti regalo iti Dios. So naawatan mo, so nanalapas mo nga inawat, by all in Espiritu ni Apo Jesus ni Jesus Christ, iti parabol iti Dios na taalan iti kusong, isurado yan iti mga isursurokin ka, iti aming naramidang. So ti balakan iti Apo ko na tayo, ang panuray tayo, tiray ko yung Espiritu ni Apo. Na iti nga panabo iti Diyos, tayo so ti mangtag ka na tayo, ti wow, ti bisin, ka na iti nga sasaw ni Apo Diyos. So na iti nga panabo iti Diyos, mayat ka man, kimalika man, iku, dininawat ko, inawat mo. Na iti nga panabo iti Diyos, iso tatan iti mang tigtig na iking ka, mang ibagbagaging ka, saan nga may urban day ka. So tatan makita mo, kimailasin mo, dahil na ba muna mga tradisyon, halin na mayan na ako, iti saan ni Apo Diyos. So ilasin mo ng tibiyak mo. Anya lagi ti tradisyon na napumunan tayo. Masana may anak ko pili. Mapunan sa unya ako Diyos. Dagiti aramid iti lasag. Dagiti aramid iti lasag. Ngay magbaga na iti Galatians chapter 5 verse 19 to 21. Apon ko na na. Kuna na ito eh. Now the works of the flesh are manifest, which are this, adultery. Adultery, ito na sa one day, at asawa na makiapabit, fornication, kuna na di panakita malala, naging ibabarutin, babalasan, nasaan na ba'y na nag-asawa, katataramid ang da, naging arami iti ada, iti asawa na, naging tatipo ko na nga pa, naging kamalala, so di panakiapabit ko, naging adaan asawa, mamakiapabit da, kuna na nito rin, sana naging tatipo arami pinasan, uncleanness, lasciviousness, verse 20, idolatry, witchcraft, dread, variance, emulation, wrath, strife, sedition, heresies. Nagkita na kapsa, iti mauna nga arami iti lasag, nga panakiapig, panakikamalala, kinarugilit, berrep, panaganito. Panaganito, nagya panagyatatan. Nagiti, panagkatararag ka, nagiti, natay na tatao. Nagiti, kapuwanan dan, nagay, nalpas na natay na tatao, nagita, nagiti, panaganito. Di ay mauna nga ikatararag, da iti mauna nga natay. Siyam na ang daw ay kakararan na itinatay. Dahil tatat man ang ganito, so yung mga kuna nga pas siyam. Dahil tatat man ang ganito, dahil tatat isina mo, itibiyag mo, itinayta nga lumong, dahil tatat man ang ganito. Dahil tatat lunod, iti may sana Kristiyano ngay nawag na iti parabol, iti Diyos, ngay dalan iti parabol, iti Diyos, isunam, ngam sumulog mo't ka, dahil iti panang ganito. Dahil iti 40 days, kuna nga, panang ganito, dahil tatat ibagbaga iti Biblia, gapot ako na dahil iti 40 days ka, no, diyan ang tao nuna tayong kararawan na katang-katang pa lang iti ay tingaram mo iti daga. Kadabay ka lang pa lang na pati jelanik na itakot pa na ganito. Gaputa saan mo mayan nato iti sa uli ako Diyos. Gaputa ti tao po na na dyan. Hebrews chapter 9 verse 27, it is appointed unto man once to die, but after this the judgment. So ti tao magmatay, automatic na dyan karawan na kagapan na dago si Diyanis pinasyon na. Saan pa lang nga katang-katang iti karawan na dito yung iso talaramino na iti tao may iso ti magpadagsan. Kanag iti tao magpadagsan ka nag iti makunang Kristiyano, kuna nakailasin mo, at dali ni parabol iti Diyos, hindi nga mangilaban. Kuna na ipapanahon na ka iti kailan, kuna na ipapanahon na ka na iti kakabsat mo, mangilaban. Dahil hindi nga parabol iti Diyos, surutan na hindi nga parabol iti Diyos, na tiungto na, kaya at dati napintas na pagbanagang ngayon sa gana ni Apo Diyos iti Diyan ko. So dahil ito yung parabol iti Diyos, isursuro na tayo, na pagpanahon tayo, na iti inadatas, pagpanahon na iti taraygagay na nilubuhan at kunana, agbyag tayo nga nalintag, agbyag tayo nga nasanpan, agbyag tayo nga natakman, agbyag tayo nga nanakman, kinanaanay nga kaya-ayaw iti matang ni Apo Diyos. Kahit apakapsap, iti gunguna tayo nga nangawat iti parabol iti Diyos. Andan na iti parabol ni Apo Diyos na mga isumsuro pa na tayo. Iti amin na aramidin tayo. Takno agbyag tayo nga kaya-ayaw iti matang ni Apo Diyos. Amen? Amen. So the grace of God teaching us who receive. So this grace of God is not teaching people who hadn't received it. Iti lang susunuan na ito yung parabol iti Diyos na dagiti tao nga nanawat iti parabol iti Diyos. So saan nga mabalik na tibay sa matao kung kaya't na makapagimong kaya't na nasurban na kita talaganin iti Diyos no saan naman kaya nawat iti parabol iti Diyos awal ti tumulong ka niya na lamang surot ka na iti pakayatan iti Diyos. Ngayon ka na tayo nga nanawat na iti parabol iti Diyos. Dahil hindi pa rin siya ka na tayo nga nanawat iti parabol iti Diyos. Dahil ito yung parabol iti Diyos, sursurwan na tayo, na agbyag na nasangwan, agbyag na nalint. Isun na ito, imangitag ka na tayo, ipanakabalin, tinapigsa ng mga rami, hindi amin na pagayatan iti Diyos. I can do all things
through the grace of God which is in me. Grace of God in the person of Jesus Christ. So the just shall live by grace. Praise God. By Jesus Christ. Kapag-addating kan ni Kristo, inawat mo ni Kristo, kas apo kay mga salaan, agbyag ka, babaan, iti parabo, iti Diyos. So, kapsap kin ganyang, iti saun ni apo Diyos, isursuro na tayo, na inisi, inisi tayo, iti biyag tayo, iti daytana kinadatas, pagpanawan tayo, iti tanggapay na nilubungan, dayta iti parabo, iti Diyos, na mangidaldalan ka na tayo. Apay namin na kasapulan, namin na iti bayat, iti panagbyag tayo, iti dayti nilubung, adu dagiti iti sistema, uno taktiko, uno trahedya, iti jablo nga mabali na magdadalan ka na tayo. Kaya kado na hindi kalaban tayo. Kung hindi kalaban tayo, kakapsap, saan lang na ni Satanas? Saan lang ni Satanas hindi kalaban tayo? Ubo na ni Satanas. May kato na hindi lubong. Na hindi lubong. Alilawan na na hindi namati. Alilawan na na hindi Kristiyano. Ado hindi ufor na hindi nga lubong na kinabaknan hindi nga lubong. Ado hindi ufor na ang trabaho na nagpipintas at malipatang pito ko na mga presyon kini Apo Diyos. Malipatang pito ang dayo kini Apo Diyos. Ipagpanguro na mong nagiti banbanag na makita. Ngayon po na ni Apostol Pablo, in 1 Corinthians chapter 15 verse 19, if in this life only we have hope in Christ, we are of all men most miserable. Katayo rin kita banag na nakataas, unay ka rin kita tao nung alilaw tayo iti dahi tingalubong. So matatakang kapsap, dahi parabo rin ni Diyos, isursuro na tayo. Nga pagpanawan tayo rin kita rin gagay na nilubungan, anya di mas kapatag, dahi ito'y nagimong, dahi ito'y nga pa nagtitipong tayo ng mga padayaw, kini Apo Diyos, ibagatong ka, nung nakuha ko katatak, unay may kinmita ka, 100,000 kung nakukaw pa iti sidong iti Apo, iti taragdayo, kaya nga pagkakin ka, as lang ka na nagurnong, iti buktaw, as lang ka imbulsap, iti kwarta na buktaw na ang awan, iti makunang ang papanan na, apay namin, saan ka na nakaangkara, kini Apo Diyos, di parabo iti Diyos, kaya saan nga iti sinurot ko, at ipagyatan iti parabo iti Diyos, saan mo nga baybayan, iti magpadayo, kini Apo, saan mo mabaling agdayo, wala tanjibarayo, kuna na, agtitipon tayo, binubong na kiti namati, agday dayo kayo, so matipanggap na wagas lang tayo malipipatan niya ako Diyos, itigyak kayo, ikinigat kin na pay, ikidatas kin na imbang, ikisakit kin sa lunat, saan tayo malipatan niya ako Diyos. So ang agdaman, itikasayaatan na kayat mo ngayon muna, dita panunod mo, king agdaman, itikasayaatan na kayat mo ngayon, yata litipada matawag ko na hindi ka malipatan ni Diyos. Tagtalag ka kin Diyos. Ang dipendan ka kin niya ako Diyos. So kas nakakapsak, ikisursuro, itiparabo ni Diyos ka na tayo, na isina tayo, itigyak tayo, itigay tayo ng lubo. And he says, the grace of God will teach us to refuse ungodliness. The grace of God will teach us to refuse worldly lust. Dahil tapos, isusuro na tayo na pagpanawan tayo iti kinadatas. So the grace of God will teach us how to live soberly. The grace of God will teach us how to live righteously. And ultimately, the grace of God will teach us how to live godly in this present world. So na ito'y nagdama, nadatasin na lubo, kaya dahil iparabo ni Diyos na idalan na tayo, na nakaangkra tayo lang itinanama kini Apo Diyos. So iso na lang iti ako na kapag-dipendaran tayo, awal na nini sa mali na Diyos. So gyan na tayo kini Apo Diyos, kapsat, iti parabo na, na iso iti mangidaldalan ka na tayo. Among kapsat ting ganyan, mayat ka bang kinalika, manito itinawag ko iti parabo ni Diyos, itindayan na ka na iti parabo ni Diyos. Diyan kaya tikilasan kung mabalbalin hangka kung mga mapigimong tata. Nga magdala iti parabuli ni Diyos ka kuna na inka. Inka. Inka iti balay iti ako. Inka ka nag iti katapsa. Agmaymay sa kayo nga magpadayo. Tanyan na nagragsak. Intun agmaymay sa kayo nga magpadpadayo ang pili ako Diyos. Kami, na iti nga taktika na iti nga lubong kapsak. Kat-ado na iti pangalino na. So na iti may kagwa ng kamuso na iti. Iti may katlokot na iti lasan. Na iti lasan. Kat iso ti karinigatan pa iti. Tasumursurot gamin na iti lasan. Nanuhaan na nakaalay na iti panunod mo iti sa uwi ni Apo na iti lasan iso ti makuna na agari. Nga magyaman ka, adan iti parabo iti Diyos, iti Espiritu. Kada iti yung panunod mo, nung nakaalay niya ni Espiritu ang nabiyan mo, haan awan iti maramidan na, na ito'y nalasan, nung di ka't sumurot, kada hindi mo ito nga makita, iti panakabalpalo, iti intiro, nabiyan mo. So kapsat kin ganyan, yung panagbuluntaryo, nagdependar kin niya Apo Diyos.
Ipanagin na naman matang ka namin kini Apo Diyos. Ipanagpalit mo kini Apo Diyos. Ipanagpaluray mo kini Apo Diyos. Ipanagpaidalan mo kanya na isulit at iwagas ko sa nung susurutan. Iti parabo kini Diyos. Iti ayat kini Diyos na dating ka. Diyay amin na sa uram, diyay amin na ramidam, iti amin na isayang tatu amin na plano, iti biyag mo, at paluray kini paidalan kini Diyos. Daytay iwagas na susurutan, ready nga parabo kini Diyos na dating ka. Noon na ang kapsak kin ganyan na dating ka niti parabuli ni Diyos, iti ko na ni Diyos, sumurot ka, noon niya iti ko na. Dahil ito yung parabuli ni Diyos. Dahil ito yung espiritu ni Diyos. Dahil ito yung sauwi ni Diyos ka nagtalangan ng bibigusan. Diyan pa nagpanray mo niya na. Diyan pa nagtalag mo niya na. Talag-talag ka gamit din ako Diyos, may katkin ka. Diyan pa nagtalag mo niti bagin. Kat ko na ang apo awan ka niya, nudig at amin kin ka. Sikalang apo iti pagtalak. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Oh, thank you Jesus. Yaman at iparaboy ni Diyos. Gapoy at iparaboy ni Diyos. Kaya tagtakdar at isang buwan ni Diyos. Gapoy at iayati ni Diyos kaya para narangang ka na tayo. Isulay niyo itong tulong ka na tayo ng mga ramit iti aming napagayatan ni Apo Diyos. So the grace of God teaches us godliness. Godliness means to regard God. To not neglect God. To not forget God. And to involve God in all areas of your life. Daita, iti kayat nga sa uwan iti godliness. Daiti parabol iti Diyos kat isursuro na tayo nga agbyag ang nasangkwan. Agbyag nga nalintag. So, jit, panagbyag mo nga nalintag kat jit, panagdipendar mo kini Apo Diyos. Jit, saan mo nga panaglipat kini Apo Diyos iti amin nga aramidan kini iti amin nga sangkwan. Daita iti kayat nga sa puwan, iti mauna nga kinalintag. Diyan pa nagdilintag mo kaya ng Apo Diyos. So here is the big thing of godliness. Godliness involves voluntary dependence on Him. So godliness involves voluntary dependence on Him. Diyan pa nagvoluntaryo nagdilintag kaya ng Apo Diyos. Iti kayat nga sa puwan, iti kinalintag. So daiti parabuli ni Diyos isursuro na kalagbyag analintag. So, ano nga nga iti aramidang nagbiyag na nalintag iti imatang iti Diyos? So, godliness involves voluntary dependence on Him. Why? Because you have a free will, moral agent. Waya-waya, magpili, tidara na kaya't mga patalang mo kanigid mo kanawan, nung nailat mo nalawa, nung itibiyag mo na patay, nung itibimisyon mo na tilunod. You have the right to choose. You can choose the life, you can choose the path of life, and you can choose the path of death. You can choose the path of hell and you can choose the path of heaven. So you have a free will. You have a right to decide. You can choose life or you can choose death. You can choose blessing or you can choose cursing. You can choose to regard God or you can choose to disregard God. So, godliness is you voluntarily dependent upon Him. Ya voluntaryo nga panag desisyon mo nga agdependar kini Apo Diyos. Amen. So ya panagdependar tayo kini Apo Diyos isu dito iti mamipakpakita nga agbibyag tayo nga nalindag. So agdependar kini Apo Diyos. Anyaman ti papaspasamat nakadependar at lang kini Apo Diyos. Umay man iti saan may parbang na sitwasyon iti diyan agdependar at lang kini Apo Diyos. So when I talk about godliness, living a godly life, I'm talking about living a life where you dependent upon Him. You depend on God. You depend on His salvation. You depend on His deliverance. You depend on His healing. You depend on His blessing. You depend on His provision. You depend on His love. You depend on His wisdom. You depend on His goodness. So that's what it means to be godly. Jekin alintag. Iti matang niya ako Diyos kaya panagdependan mo. Kini Apo Diyos. Amen? Anyaman ti sitwasyon itigyan tayo. Diyan pa nagdependa tayo. Kini Apo Diyos. Amo yung kapsat ti gayang. Nung nakadependa ka kini Apo Diyos, He is not going to let you down. Saan na kay panubos nga magnag ka? Saan na kay panubos nga magadakal ka? Nung nakadependa ka kini Apo Diyos, awan itigdakas nga mapasamak din ka. Umayman iti pagkat, umayman iti sakit, umayman iti trahedya, umayman iti gidigra, umayman iti upot, umayman iti litay, umayman iti sinay, umayman iti saan umay parbang na kasasaad, umayman iti mga agaw, iti nagbalugang, iti adu matawin, awan ka na kita, iti mga balin,
nga mandadalan kita. Awan ka na kita, iti makabalin nga misina, iti parabore ti Diyos, iti gag tayo. Awan ka na kita, iti trahedya, iti mabalin nga misina, na tayo, iti ayat, iti Diyos. Amen. That's why he said, in the book of 1 Peter chapter 5, verse 7, casting all your care upon him, because he cares for you. Praise God. Italag po iti Diyos, iti amin-amin, na iti Diyos, yat aywanan na iti abiyano. Praise God. So the grace of God teaches us. So here we are going to learn today how grace teaches you that denying or refusing ungodliness. Now ungodliness is just simply a person who disregards God. Ungodliness is not just the people who are not born again. Ungodliness can also be born again, church-going people, but they disregard God. They forget God. They not neglect God. Binaliwanagan ni Apo Diyos. They not involve God in all areas of their life. Binaliwanagan ni Apo Diyos. Iigab na dahil pa itikita ititaw ang kadadaksan ng tao din ilubong. Amo yung kanil, di pa na kamulang hindi kaadwan na dakos na tao ko dyan, ang patay, ang tao, ang gadaan, ang grandas, ang great. Ngayon po na na, ngayon di pa dadaksan na kita, hindi tao, hindi lubong ko dyan, awan, hindi pa nang interpirit na kini Apo Diyos. Di saan na ngayon, biyan ni Apo Diyos, hindi amin na basa't itibiyan na. Saan na lang mo ni Apo Diyos, ito na da, iti dakal, na balag itibiyan na. Saan na lang mo, iti ang karangan at marito mo kini Apo Diyos, ito na da, dakal na problema na. Saan na lang mo, iti ang gyaman kini Apo Diyos, ito na da, kawatan na ang kwarta mo nito nung may promo. Nung saan na nga nalagip ni Apo Diyos na agkali hindi mapasip ng balag. Ngayon po na itibibya at dati parahabutin ka. Di Diyos takdo italag mungin pa na casting all your care upon Him. All! Saan na po nga daduman ang lulik at all your care upon Him because God cares for you. Nung ayat mo ay di Diyos na tayo wala na iti puso kay panunod mo, italag mo, iti araw po, iti amin-amin mo. Anyang mga sitwasyon itibiyak. Anyang man iti umay itibiyak po. Italag mo, iti Apo, iti amin mo. So, agdipendarak lang kini Apo Diyos. Manginanamarap lang kini Apo Diyos. Noong umay, iti po God, agdipendarak lang kini Apo Diyos. Noong umay, iti sakit, agdipendarak lang kini Apo Diyos. Noong umay, iti trahedya, agdipendarak lang kini Apo Diyos. Noong umay, iti trahedya, otot, agdipendarak lang kini Apo Diyos. Nakadipendarak lang kini Apo Diyos. Umay man, tisano, may parbun na kasasaan, itigyan ko, nakadipendarak lang kini Apo Diyos. Umay man, nagiging agaw, kanigin, nagbalugak, iti adung at ako'y nakadipendarak lang kini Apo Diyos. Awan ka niya, nandigil amin kini Apo Diyos. Kay mapagbaligyan amin, kaputa nakadipendarak lang kini Apo Diyos. Kasi itinito yung sitwasyon na, nung maminsan, ano kayo, nung maminsan basit kayo, nung maminsan awan kayo itin. Ngayon nakadipendarak lang kini Apo Diyos. For who to all three gather together. In my name ko na niya, Jesus, adak. Saan na tao, iti apresyal na tayo ito. Saan na tao, iti patpadayawan tayo ito. Hindi ako, Diyos. Right. So ikararag tayo, nagiti ka kaso. Kikaway mo dati, awan ka kan. Ikararag mo, Jesus na. Inaramag na ka niya, ako, Diyos, na kalasugan iti bindisyon. Ipulos mo iti bindisyon, ka nagiti ka kaso. At dating ka na, iparabuli iti Diyos, takno ikararag mo, nagiti ka kaso. Saan mo nabaybayan isugang at turong iti panakadadal? Nung ikat ikararag mo ang mga danda iti walking bisin. Tati parabo na iti Diyos isun iti tumultulong ka na tayo. Naman ayat ka na iti kakapsap. Isunga na aramin iti prayer meeting iti lipanto iti malad na dito iti kakapsap. Kaputa saan tayo mga agyab na awan iti kararag. Dahil ito nga parabo na iti Diyos isursuro na tayo mga kararag. Saan na kagbibyag dito yung awan timang ikararag ka na? Amo yung kakapsap si kararag yung kanya. Isunga po na yung mga pagtaktakdarag dito. Ipaganda na kayo sa andan. Ang kayo mo mabibless, ako ang muno masaluti at sauli ko'y gaputa ka sa pula na itikararag, ititunggal may isa ka na tayo. Intag itiyapo na ito yung instruction ka na tayo, itiparabo na itiyos, at itinararag, ititunggal may isa. No, at dati masakit ka na kayo, mapanit itikongregasyon, itinararag na. No, at dati adaan problema, mapanit itikongregasyon, itinararag na, itinararag, ititunggal may isa. Amo yun ito yung makararag, iso timang lutak, itikawal, itinakawal. Dahil takausap, ito husuro, dahil ito yung palabong iti Diyos ka na tayo. Sumahan tayo mabaybayan, iti pa nagpipiloship tayo, iti pa nagkakararag tayo. Dapkan iti maramidan, iti kararag, iti may isa nga nalintag, may isa lang nga nalintag nga kararag, iti ato nga ibulos, iti bindisyon, iti Diyos, iti dahil tamatao, dapkan, una na iti maaramidan na. Sumahan iti kararag, iti may isa nga tao nga nalintag,
Kat malintag tayo, kaputa na panuray tayo kini Apo Diyos. Kaputa na dimendar tayo kini Apo Diyos. Kaputa iso na lang iti panginanamaan tayo. Iso na lang iti nagtalkan tayo. Iso na lang apresyaran tayo. Iti aming ay naramin tayo, iti blag tayo, magpadayawan tayo iso na. Dagi kayo ni Boy, na mamanmanag na lang tayo ni Bagideo, na natayo kat malintag. Kaputa, nagdimendar tayo kini Apo Diyos. Sa pagsakin kayo, kaya ito'y takta, nalimbinggan. Ngayon, iso iti mamigagdalan kanya. Panpanagipan na ka. Dahil ta nga paraboy ti Diyos nga dalang kanya. Dahil ta nga inawag mo nga paraboy ti Diyos. Iso dahil ta nga itumulong kanya. Takno agbiag ka nga nasaan pan. Nasaan ka nga sumulong iti uso dahil nga lubong. Anyan ko na niya Apostol Pablo ay 1 Timothy chapter 2 verse 9. Basahin tayo kapaksa. Ilising itibiyag mo iti dahil nga lubong. Ano na? 1 Timothy chapter 2 verse 9. In like manner also, that women adorn themselves and modest apparel with shamefacedness. So, no, si ka, inawag mo niti paraburi ni Diyos. Dahil di nga paraburi ni Diyos, suro na ka. Nagsuot ka. Nga makaayo iti matang ni Diyos. Dahil di babae ko na that women adorn themselves with modest themselves in modest apparel. Diyan makaayo iti matang iti ako. Diyan saan nga may pagpakita dahil di nga templo iti Diyos. Amoy yung kakapsat ako na may 1 Corinthians chapter 6 verse 19 dahil tibagi tayo at iso titimpro yung di Diyos. Ginatangan niya ako, Jesus, dahil tibagi tayo tinapatag na darana. Iso ako na present your body and living sacrifice. Saan na pang beauty contest? Dahil ito yung physical dahil tibagi tayo. Saan na pang display dahil tibagi tayo? Iso ako na nanuagsuot tayo. Saan ko mga makikita dahil iti mga kunang mabaling na pakagalihan dahil iti tatao iso pagtaugan iti dakas ka panunod dahil iti tatao iso ka punang ada dahil iti mamay at dahil iti pakapanunod na agarami iti dakas ka punang dahil iti babae sa anda na agandad ka dahil iti panagsuot ba ngayon mamagking ka halang na nagsirking ka para dahil ito eh amin kayo malilitoy kat inawag yun iti paraboy ni Diyos gamin no sampay kay inawag dahil iti tatao iti paraboy ni Diyos di bagat may timasaktan halang na umay dito eh. Ngayon may inawag mo na itiparaboy ni Diyos, at itiparaboy ni Diyos ka, tumulong kita. Takno si ka, nang una ka naging ibabay ko na narito, nasaan kayo na ang suot, kanagiti, makagargay. So, dapat isuot, itibay sa mga babae, amin ko rin naging ilalagi ka, below the leg. Haan ko mga makikita, iti legs, gamit na nagita, iti aramid, iti makuna nga lasag. Isina mo na itibiyag mo, at itiparaboy ni Diyos kita, na mga isursur kita. Ibang baga na ito, hindi sa huwag niya ako. Amen. Na mati tayo amin ng takantunan na gito'y nakantanan tayo kapasak. Hantayon na ubing pa lang, nagkapas pa lang, iti may painom pa na tayo. At dami ti parabo rin ti Diyos kinta, yung mga tagking kahit iba nakabalin ng mga ito, na rin iti mapanakatugrar. Tati sa uo ti Diyos kat pakatinggaran, pakababalawan, kaya pakaadaran iti kinalintag, takot ikaw ti Diyos kat nananay, nagbalin na nalintag, nananay, nagbalin na nasangpan, nagbalin na natakdan iti imatang niya ako ti Diyos. Sunod ko na ti Diyos kinta, saan ka magsuot? Nga may display, titipis ka nga maging. Katuaramig ang biyay. Diya paraburi ni Diyos na dati ka. Ininot na bumanaw. Katingka na awanungin ka. Iti uawukin bisin. Kanagiti sa unya ako Diyos. Awanungin ka diya tarigagay. Amung diya tarigagay. At dati ka kaputi paraburi ni Diyos na inawa ko. Isu diya tarigagay. Tingka na maadaan. Iti uawukin bisin na mamada. Kanagiti sa unya ako Diyos. So, pagdaan ka na tayo. Saan nga siya pagsasaw dito eh? Nangunat unang iti church ko minsan. At dapat nag iti absolute iti makikita iti legs da nga ha. Kuna dalay nawag dan iti paraburi ni Diyos. Ngayon ha, dapat nga insina iti biyag na iti tayo iti matubo. Nakangkulan na iti kapagsa. Sa ito iti may isang kung panawan yung nag iti dadyuma nga. Kuna da nga namati da. Kuna da magda ka dawa na iti paraburi ni Diyos. Ngayon kung ibagang nga tayo ng absolute. Kanag iti makikita iti legs yung makikita nag iti kas tayo. Hanga nag iti nakamalwat. Ay, nagagawa ko ti amung na itaganda kung kikita na kaya niya na kami tikitkitaan. Intunan na ikastan, ti amung na iso na tikitkitaan. Gamin, di malunod ka at nailubungan. At dada gamin iti mako na malubung. Yung pag agbalo lang niya, makikita pa iti pusog na intunan na ikastan ko na ikastan ka sa lahan mo na may baba at talaga nga na baba. Di mako na mabisig. Dapo na lang ito eh, absurd kayo. Iti modest apparel. Which in visitness. Absurd kayo na makaayo-ayo kini Apo Diyos. Taagdan iti paraburi ni Diyos. Tantandaan nyo, naisina tayo iti dahiti malubong. Saan tayo na tagalubong? Tagalangit tayo. At dahiti paraburi ni Diyos. Malipo din namati tayo. Malipo din dinawag kay Apo Diyos. At panunay tayo. Ngayon, amuyo kapapsa. Ipaparagyan na rin ito eh.
Kaya saan lang nakarigiti, saan nga naman? Saan lang nakarigiti, saan nga nagawat iti parabuhi ni Diyos? Iti talaga nga tutukuli na rin ito, dagiti nagawat iti parabuhi ni Diyos. Nga saan lang nagpaidala na iti nga parabuhi ni Diyos? At dahil nga nagpala iti parabuhi ni Diyos, tibiyan ka. Nga, punawad iti nga bagi, alyang iti tura, ni Diyos siyang kalangan, mas pagisulot mo. Kuna na rin, masabi mo na nagsulot na nun, ayaw, medyo mapansin ka man. Punawad iti spirito, agsulot ka, na makayakay mo iti mata ni Diyos. Ngayon mga minsan, mahangan ang alay na di panunod mo, iti pangayatan ni Apo Diyos. Dahil di pagi, iti pa po na nga masusunod. Nga madan, di parabo rin ni Diyos. So matatay di ko'y nagigino, dahil iti panggap tayo. No, apay, naisalakan tayo, aminan. Iti nagal tayo, kung nakasulat ni Jeribro, iti pagbasahan ni Tigag, malipot, iti nawa tayo ni Apo Isos, kasapot, iti naisalakan tayo, nakasulat na iti nagal ni Jeribro, iti pagbasahan ni Tigag, nga mamuyo, mabalay na may kap, iti nagal tayo, Jeribro, iti pagbasahan ni Tigag, nasan tayo, masumurot, iti na ito yung parabo rin ni Diyos. Isuma, adap, kada kayo tatalag, tatakdan iti sangwanan nyo, nagito yung araranato ni iti Apo, tapto yung panagip na yun, iti sao iti Apo, iti parabo ni iti Diyos, kaya iso iti pagkayatan ni iti Diyos, kaya iso iti may paranaram iti Diyak tayo, na pagpanawan tayo ng dagiti dapas nga namin. Sumina kayo iti dahil ko yung nalubong, tatandaan nyo na ito yung sako iti Diyos, iso na ito iti parabo ni iti Diyos, na mamidalan ka na tayo, na pagpanawan tayo ng dagiti amin, na dapas iti Diyak tayo. So, dependan tayo lang din ako, Diyos. Tapos, kaya tayo marami din amin na ito. Mami, nagiti ngayon, magkatala kayo. Una na, abiyan tayo, manalintag. Nalintag kaya't na sa well. Diabulon tayo, na panagdesisyon mo, na dependan kaya ako, Diyos. Takabsap kaya ngayon, no anya, itidesisyon mo, itibiyag mo, isunay ta, iti mapaspasamat kaya. Ibagatkin ka, no anya, itibiyag mo, tata, gamin, isunay ta, itidesisyon mo. Kaya't no kaya't buong magtalinalag, iti kinalintag din ka. No kaya't buong magtalinalag, gagyag na nasalpan, nataknyang na nakman, iti may ibatang ni Apo Diyos. Surutan na iti parabo iti Diyos. Babaan iti panagdipendan mo kinkwana. Padarin na naman kanya, iti panagtalag mo, naman ka na yun kini Apo Diyos. Ang yaman disitwasyon iti ka, iso na lang iti pagdipendaran kayo. Umay man iti haan na mamawakan na sitwasyon iti ka, at dipendaran lang kini Apo Diyos. So I depend on God. So tayo man, I depend on God. I depend on God. I is God. Ipindarap lang niya ako, Diyos. Italog ko iti Diyos, iti amin na pasanitigyan ko. Manipod ka ba si taking galat ikarapalan? Ano italog ko iti Diyos, iti amin na pasanitigyan ko? Kunana, iti Diyos ay wala na iti puso kinpanood ko. Iti plano iti Diyos, iti galat ko kung nakima. Kat gapot at panurayak ko niya ako, Diyos. Dahil din ang Espiritu ang mga makikita, masyak at agbibiyag akong na agturong dyan sa galay ni Diyos na iso iti pagpalinap. Amuyo ti plano niya ako Diyos nag-imbab, kat iso ti pagbanalan ni Diyak tayo, kat iso ti may paralarang ni Diyak tayo. Gapo tayo nawat yung iti parabong ni Diyos, iso na po yung iti ng tagga na kayo iti tarigabay ng mga ramid ka lagi ti aming na pagayatan ni Apo Diyos. So kapsakin na yan, haan mo nga papapanawan dahil yung parabong ni Diyos ni Diyak mo, ta iso lang dahil ta tumabalik na mga salatan kin ka. So tapatay arami dun tayo, na takong makapagtalinalod tayo iti pamati, at dipindar tayo lang kini Apo Diyos. Ang yaman disitwasyon, mabalin nga napaayaw ka, mabalin nga dapas tinaramid naging ka, na imbog tinaramid mong dapas mo tinaramid naging ka, at dipindar tayo lang kini Apo Diyos. Ikararag tayo, naging di kakabsat, ikararag tayo, urepay, naging kakararamid ka na tayo, di mali, ikararag tayo na bindisyonan ni Apo Diyos isuda. Gamin, iti parabo iti Diyos ka tayo, paralaran ka nagiti amin na tao, igulos kayo ulit ito'y layak, iti Diyos ka nagita makakapsap. Tapno'y jay, nahaan na malakunan, nagiti plano iti Apo. Gamin, nakadipendar tayo iti Apo, saan kayo panubos ni Apo Diyos, namatnag tayo. At dahil tinagimba, ngayon mo iti Diyos, kung mga ayawan ka na tayo, tapno saan tayo namatnag, kung nakadipendar tayo na ang kinko na. Ngayon, nakadipendar tayo, iti bagi tayo. Makakuot ka ako nang, ay sayang pa'y nagigay ng aldaw. Sayang pa'y naging napaspasama ang itibiyak ko. Sa kapsakin ganyan, nangunan ka na kayo mong uping, magdipendan na yun niya ako. Amin na yun, dapat nakadipendan na yun niya ako. Tapos saan na yung magbabawi, isumarun mong alda ako. Nung nakadipendan na kini Apo Diyos, mabaling na damdaman ko, at isaan na may parbang na napasama. Aramatan mo talagang ni Apo Diyos nita, nga mga ipromot kenda. Uri ang niya nga tao, iti mang kayat na mga dadaan kenda. Awan ka na kita, iti mabalin ang balinig kenda. Nung nakadipendan ka, kini Apo Diyos. So katanggap sa kanya niya, nagbalin tayo na tanya na tigol, at dali ni parabo ni Diyos. So nung kaya't dito ibagin, nasurutan dahil ni malubong tayo, so gamitin kaya dahil ni nabagi, iso dahil ni kalablaban mo, ngayon saan ka dito ni marip namin, isurutan dahil ni panunod mo, dahil ni panunod mo taktan, ngayon so tinakadangod ka na kitisaw niya, kung Diyos iso dahil ni kararawa. Tala
na bagin puri na nakintas di kosturam na nagiti awin na tao. No, dahil ti panunod mo, kat makataas mo, nga saan mo matataraunan iti sao niya ako, Diyos, saan mo nakalay iti sao niya ako. Ibagat na kayo, na magpatag iti kubin, gandiyay kawas iti kubin. Napagpatag ti kararwa, gandiyay iti physical nga bagin. Sa magsunod man maginsan, anya ti napagpatag, iti kawas iti kubin, kung ano ubing? Anya ti napagpatag, iti physical nga bagin, kung ano iti kararwa? Na iti kararwa, ang taon, iti biyag na nanayon, iti ay sinong iti ako, wano saan, iti ay enfermo, na iti bagi, at subli iti tako. So, awan man-banan na, na iti kararawa kata, iti mas napapatag. Na ayuhanan tayo, na isok iti makunangan, na alay iti sa uwi Diyos, at no saan na rin nga bagi, iti masurot. So, isina tayo, at dan iti karamol iti Diyos na tumulturong ka na tayo. Ibagat ka na tayo, saan mo nga kaya karamihan iti kinalintag, no awan iti parabol iti Diyos nila. So muna iti amin, iangkram iti panunod mo adating kay iti parabol iti Diyos na tumultulong kita na mga ramid ka iti amin na pagayatan ni Apo Diyos. At no, ang talinan tayo iti na ito yung ayat iti Diyos. Nga ti Kristo adda ka na tayo, isu ti ang talinan ng mga isalahan ka na tayo. Kaya umay ni Jesus Christ, alaan na tayo, kaya ikuyog na tayo, kaya madino ka yan na, ijay mag iti ayan tayo. Kaya ijay awanan iti paggat, awanan iti sakit, awanan iti trahedya, awanan iti utot, awanan iti gubat, awanan iti kuyasa, iti pulis, iti soldado, awanan iti bisin, awanan iti panagsangit, awanan iti lidahin. Ijay kagkadwa tayo niti hapo, iti ulus ti panagbiag tayo, kaya buibuyahan tayo, iti kinasaya at iti ako. Amen? Praise God. Sa pipindara ko ang ginako, Diyos. Niya ba ni sitwasyon ni Diyad ko? At na nagiging gundaway ako ng araw kung makigin mo nga na kung mapan ka na makigin mong kapatagalan na nagiging aramit at kung saan nagpipindara ang ginako, Diyos. Kung nagpipindara ang ginako, Diyos. Mabalin ang lantak yung may makigin mo. Praise God. Kapo tayo sa repiti kapag gan na pagayatan ni Rapo Diyos si Diyad ko. Dahil tayo parang lilaw at ikabuso ka nagiging na hanggang at bagdaw na nagiging kristyano na nakawatan ni parabo ni Diyos. Kuna ni parabo ni Diyos, hindi ka makigin mo. Inka mag-fellowship, inka dayaw iti ako. Ngayon, kas di magkamin, kas di magkamin, kas nangabak iti ako na malubong. Kapo tayo ito'y natarigagay na tinulubong iso iti agar-ari nung minsan ka na gini tataw na sa anda kay palagip iti biyag daw na ada iti parabong iti Diyos ka na po na na mga mangtag ka na po na iti panakabaling na mga ramit iti amin na pagayatan ni Apo Diyos. So, ang dipindak na panangin ni Apo Diyos dahil tayo iti kabil tayo, iti panunod tayo. Anyaman di sitwasyon iti biyag tayo at dipindak tayo lang kini Apo Diyos. Nagrupot kayo ni Sunday, ang dimendar ka kini Apo Diyos. Apag dimendar ang kita, sige ti makitalan ka niya. Di dapat ano, binmawang ka, naman pupuntan, naman ka gano'n, nagtabas-tabas si Jai, ijamutan ka, pumintas ka, pumintas, kung saan naman ka, nagrapot, ijamutan ka, umalo, di gumakan na rin gano'n, ako, umutin ka na, magpupuntan na nito, oras, kung nadyalarami, doon rin siya, gano'n, gumagat ka, magkagumagat, gano'n na yung awanan. So, matata, dimendar tayo lang kini Apo Diyos. At dimendar ka lang din ka, Apo Diyos. Ipagayatan ka, panayawan ka, kaya pamanak ang fellowship ka, nagiging ka sa panayawan ka. At dalit iparagol mo kanya, ako Diyos na maidagdalan kanya, at ispirito na ako maidagdalan kanya. So, at dipendarang langging ka, at kalanggap langging ka, sika lang ti Panginoon na makapresyara ka, tinarami mo itigyag ko, tinarami na itigyag ko, tinarami din pa itigyag ko. Isu may inak ka, nagiging ka kapsa, tanggabyayaw kami, pagayawan mi, tinarami mo itigyag mi, pagayawan mi, apresyara mi, ako tinarami mo, kaya ako ang panuray kami din ka, kaitalan kami din ka, sika lang itin muna nga dalit ipanunod mi, aming kami din may kiniti amin na sa uwan mi. So, ang dinendara ng handling ka, Apo Diyos. Ang sabit mo niti amin, ang tagbubayang ni Jesus Christ, din kaya kayo tagbubayang amin na sa kulang kay Diyak ko. Nang muna nila sa kuna na yung alubong, at dati pa ka sa kulang mo sumarununi, kita ang tiutang mo, hindi ka di kita ayaw pelang diya, sika sung pelang diya. At dinendara ng kini Apo Diyos. Sabit na ti amin na sa kulang. Luintan na kanya, iti anak na din ang tumatay ang itad, ipagbayad po yung utang mo. So, ang dinendara ng kini Apo Diyos. Marina na maaflang ginaapo Diyos. Printed na ni Jesus Christ ni Diyan ko, di ito matayala na siya ayat na nung sulbaran ni problema. Masayang na yung mga kapsa. Masayang na yung mga kapsa. Kanya libro iti The Book of Romans chapter 8 verse 32. Romans chapter 8 verse 32 he said, since he did not spare even his own son, but give him up for us all, won't he also give us everything else? So, iti Diyos kat saan na naging paidam iti mismo maanak na. No, di ka inpaay na kada tayo amin. Dito matayak na siya ayak na mangitad iti amin na masakulan tayo. Amen?
So ang dipendarap na iliyak. Ang dipendarap lang ang kanya na. Saan na nga po na nga itag na itag lumang nga sa kulang tayo una na? Won't He also give us everything else? Won't He also give us all things? Saan na yan na itag na itag na itag na tayo? Kalimutan niyo kami diba? Iti Diyos itag na kada tayo ikianak na. Inregalo na kada tayo ikianak na. Ngayon din to na nagbaso tayo na kayo ni Kristo gabo kada tayo kinabukin na. Saan kaya nga itag naman kini aming nga sa kulang tayo nga may bahay iti Diyo? Katindig lang ay itibibya, iti libro, iti Ephesians chapter 1 verse 3. Blessed be the God in the power. Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings and heavenly blessings in Christ. At the amin kini Kristo, amin na bendisyon. At the amin iti parapon iti Diyos, amin na bendisyon. Kat kapo, tayo nawa kayo ni Kristo, itibibya tayo. Amin na kita iti spiritual na bendisyon. All things that pertain unto life and godliness have done ka na tayo. All spiritual blessings in heavenly places have done amin kini Kristo. Kagkatutada ka na tayo ni Kristo, ay suni para po rin ni Diyos, have done amin ka na tayo. So, ang dipendarap lang kini Apo Diyos. Ang yaman disipasyon ni Diyan ko, ang dipendarap lang kini Apo Diyos. No, sa anong ang kaya ay karalang itatang mo, ikabsak mo, unang ang dipendarap lang kini ka Apo Diyos. Noon pa lang iti panakabalbalin iti pamilya ko nga, dibindara ko lang kinkaapong Diyos, ibulos ko, dibindisyon ko kinkwana. Ibulos ko kinkwana, dibindisyon, tapos maadaan iti huwag kinbisin, kinagiti nga sa akong. Kinawatan na iti nga parahabong mo. As Jacob sa, noadaman iti pasat iti pamilya ko sa antay na namati. Iimas na, inton sumamo tayo amin iti ako. Singirinda ka ni asawa mo. Singirinda ka iti anak mo. Singirinda ka iti kapsa ko. Nakuna na, mama, manong, aling, apay ngay, hanayong kabat, hindi ka maman makigino. Apay ngay, ang mungmat gaya pati parabol, hindi Diyos kang isu, hindi bang isalakan ka na tayo, apay na din nang imagpagamot ka niya. Apay ngay, buy-buyaan na, nakbiyang nagturong, hindi dito nga inferno. Apay na, buy-buyaan na, buy-buy-cha, mama, parabol, hindi pa nagayayat mo kanya, apay na, sarmuin, magalawat at hindi parabol, hindi Diyos. So agree ka, kapsa't kayo gaya, magdami ka di parabol ni Diyos. Saan ko mga kalinagdagin ka? Saan ka po mga mapasarili? At ako matibulong tayo, king ka nga, agbiyak na nalindan ko, hindi pa nangipagamot. At ang hindi ka pamilya, ang awatan na iti parabol ni Diyos. At ito yung parabol ni Diyos, di mong italan ka na pala. Dahil ito'y iti kapintasan na taktika, nung kasano nga isurong, nagiti anak mo. Nung kasano nga isurong, nagiti kapsa't mo. Saan mo kaya na baliwan itibiyag na iti anak mo? Saan mo kaya na baliwan itibiyag iti asawa mo? Saan mo kaya na baliwan itibiyag na iti kapsa mo? Tilang parabo iti Diyos na ibinay mo ka na kuwa na na iso ti awatan da, iso ti manbalbalew itibiyag da. So ikararag mo nga daan da ti desisyon na awatan da na ito yung parabo iti Diyos. Pati kararag tinalintag kat nabilag kat takal iti maramilan na. So kada tayo amin, agda tayo dito yung kaputat da tinagikararag ka na tayo. Adani nalang mo, adani tatang mo, nangyikang kararapin ka, adani gitikang absak mo, na nangyikang kararapin ka. So, absak yung gayang ti parabol iti Diyos, isursuro na tayo, na agbyag tayo iti kararap. Babaan iti panangitalot tayo iti Diyos, iti amin na pasal iti biyag tayo. Casting all your care on Him, because He cares for you. So, nung ayat mo iti Diyos, katayuanan na ka, ang dipendap tayo iti niya ako, Diyos, babaan iti panangitalot. So, absak yung gayang, nung nakadipendap ka na, kanayon kini ako, Diyos, ang yaman di mapaspasama at ikiyam mo. Ang balin ka, as nilang paraswahan iti Diyos ng kalapagbalinan mo. Kaya't makadanin ka, iti ang pintas na masakbayan ngayon sa gana iti Diyos. Kaya't paklunin niyo kita kung ayaman iti Amen. Amen. Ika't tayo mati, nabala niyo ito kung mga tayo. At ito ang darap ka ng kita ako Diyos, hallelujah. Gawin ka naman ipagpakda kayo ito. Itipas mo, kung araw na itahiwan mo at kung ako Diyos, at ito ang darap lang kita. Ang yaman di sitwasyon, hindi biyag ko tataag, dipindarap lang ka. Ang yaman natin masaksakit at tatakaw ko, dipindarap lang ka. Ang yaman natin ang problema, tatakaw ko Diyos, at dipindarap lang ka. Sika lang ako, di pag dipindarap. So, kapsakin kayo, hindi kayo pinaman ito. Lumalik na mo. Bayan, hindi pa nang ibkas mo, di pa nagpinindar mo, kini ako, at agarugus na gitiwang. Palubusang ka, at ibutelya ni ako, para giniluwa ka. Regnalo, hindi kinaimbang niya ako, Diyos. Kaya ko na mabag, dipindarap na lang ka. Dito yung sitwasyon ko tatawa, pag dipindarap na lang ka. Abog, yaman na, hindi plano mo naging pagkanya, dipindarap na